benepisyo sa kalusugan ng guyabano. Scientific name, Annona Murek Atalin. Annona Bonplandianacanth, Guanabanus Murekotus M. Gomez. Common name, guyabano soursop, prickly custard apple Ingles. Ang guyabano ay kilala dahil sa bunga nitong masabaw at paboritong kainin ng mga Pilipino. Ito ay may balat na kulay berde at may tusok-tusok, habang ang laman naman nito ay maputi at masabaw. Ang puno ay may katamtaman lamang na laki at ang dahon ay makinis. Tumutubo ito sa maraming lugar sa mundo, partikular sa Timog Amerika at Timog Silangang Asya kabilang na ang Pilipinas. Ano ang mga sustansya at kemikal na maaaring makuha sa guyabano? Ang iba't ibang bahagi ng halamang guyabano ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang mga pangunahing substansya na taglay ng guyabano ay tannins, steroids and cardiac glycosides. Ang dahon ay makukuhanan ng langis, myrcel alcohol, cytosterol, at fatty acids gaya ng oleic, linoleic, at stearic acids. Mayroon din itong linoleic acid at anulol. Ang bunga ay may saccharose, dextrose, at levulose. Ang balat ng kahoy ay mayroong acetogenin, solamin at triterpenoids, stigmasterol at cytosterol. Ang buto ay may taglay na lactones, anamanasina, anamantesina, annonasina, anamiricotina, ananasinona, gevorsina. Ang katas at laman ng bunga ay mayroon pang carbohydrate, fiber, retinol, ascorbic acid, flavonoids, at tannin. Anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito? Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng dahon. Ang dahon ay kadalasang pinapakuluan at pinapainom sa may sakit. Maaari din itong dikdikan at ipantapal sa ilang kondisyon sa katawan. Bulaklak. Maaaring ilaga ang bulaklak at ipainom sa taong may sakit. Bunga. Ang hilaw na bunga ay karaniwang kinakatasan upang gamitin bilang gamot. Ang sabaw naman ng hinog na bunga ay mabisa rin sa ilang mga kondisyon. Maaari ding gamitin ang laman ng guyabano bilang pantapal sa ilang mga kondisyon sa katawan. Mga sakit na maaaring magamot ng guyabano. Pagtatae. Ang hilaw na bunga ng guyabano ay maaaring gamitin para sa kondisyon ng pagtatae. Maaari din gamitin ang katas ng hinog na bunga ng guyabano, lisa at kuto. Ang paghuhugas sa ulo na apektado ng lisa at kuto gamit ang pinaglagaan ng dahon ng guyabano. Mabisa rin ang paggamit sa pinulbos na buto ng guyabano, pamamanas ng paa. Maaaring ipantapal o ipanghugas ang pinaglagaan ng dahon upang mapahupa ang pamamaga ng paa. Eczema. Ang inflammation sa balat ay maaari ding mapahupa sa tulong ng pagtatapal ng dinikdik na dahon ng guyabano. Rheuma. Mabisa para sa pananakit ng mga kasukasuan ang pagpapahid ng langis mula sa dahon ng guyabano at hilaw na bunga nito. Diabetes. Makatutulong para sa sakit na diabetes ang pinaglagaan ng ugat, balat ng kahoy at dahon ng guyabano. Cancer. May ilang pag-aaral na isinagawa na nagpapatunay na mabisa ang katas ng bunga ng guyabano, pati na ang pinaglagaan sa pagpigil ng pagkalat ng cancer cells sa katawan. Sipon. Ang matinding pagtulo ng sipon ay maaari namang malunasan ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon ng guyabano. Maaari din gamitin ang bulaklak para sa kaparehong epekto. Disclaimer. Ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi makapagbibigay ang channel na ito ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan, ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana. Gaya ng ibang gamot, mahalagang isangguni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang e-like at e-subscribe, share mo na rin para may bahagi mo ang iyong kaalaman. Maraming salamat po sa iyong panonood.